Hello guys! Magandang araw sa inyo lahat, panibagong araw, panibagong kaalaman. Ang ibabahagi ko sa inyo tungkol sa electrical. Guys, bali ang topic pala natin ngayon ay ball switch. Paano ba tayo mag-i-install nito? At saka, saan ba natin to kalamitan na nakikita na ginagamit? Guys, bali meron akong ipapakita sa inyong video upang magka-idea kayo kung saan natin to gagamitin. Okay guys, bali nakita niyo ang ating video na nagka-idea na kayo kung saan natin to kalamitan na nakikita at kinakabit. Hey guys, ito yung ating diagram. Ang line natin, ang line 1 natin o line, pumasok sa ating switch. Tapos, lalabas yan sa kabilang wire na o sa return na, tatawagin na yan. Dumaan na sa ating switch. Tapos, itong neutral natin o line 2 natin, rekta pa rin sa ating receptacle o sa ating ilaw. Tapos, dito sa ating dalawang diagram, pag naka-open ang ating pinto, mag-o-on ang ating bulb. Ito po ang position po niya. Pag naka-open ang ating pinto, itinutulak siya pataas. Kaya nagkakadikit ang dalawang terminal niya. Tapos, pag naka-close naman ang ating pinto, itinutulak naman po siya ng pinto ng ating closet o cabinet para mag-off o para bumaba din. Para makat niya ang current na dumadaan. Okay guys, wag na natin itong patagalin. Gawin na natin itong topic na to upang meron akong bagong maibahagi sa inyong kaalaman tungkol sa electrical. At paalala ko lang pala guys, bago tayo gumalaw sa ating wirings, siguraduhin po natin na naka-off ang ating circuit breaker upang sa ating paggalaw sa ating wirings, hindi po tayo mapipinsala dulot po ng kuryente. Kung bago pa lang kayo sa ating channel, welcome po kayo. At mag-like, comment, and subscribe. At i-ring na rin po nyo ang bell para lagi po kayong updated sa mga ilalabas po natin na mga bagong video. Okay guys, bali gawin na natin itong topic na to. Ang unang gagawin natin ay kuha tayo ng wire. Ito ang ating wire. Ito muna ang ating gagawin. Itong line o line 1. Kabit natin dito. Yun. Bale, ito na yun guys. Ang ating line. Line 1. Tapos, ilalagay natin sa terminal nito. Ito ang ating ball switch. Okay. Tapos natin itong kabila. Itong line natin. Tapos, sunod din natin para mas mabilis nyo masundan ng ating ginagawang topic. Sunod din natin to agad. Kung kabilang side o return. Tapos, lagay na natin sa ating receptacle. Okay guys, natapos na natin itong line at
naikabit na natin sa ating ball switch at naikabit na rin natin ang return at nailagay na rin natin dito sa ating receptacle ang isang wire. Tapos, ang gawin naman natin itong line 2 o neutral. Ayan. Okay. Tapos, lagay na natin dito. Yun. Okay na guys. Dali. Naikabit na natin ang ating mga wire at switch. Ngayon naman na natapos na natin ang line, naikabit na natin sa ating switch, yung return, naikabit na rin natin sa ating receptacle and kabilang side ng ating switch. Tapos ito namang line 2 o neutral, naikabit na rin natin sa ating receptacle. Ngayon, i-on na natin ang circuit breaker upang malaman natin kung okay. Yun. Bumukas agad ang ating valve. Ibig sabihin po kasi, nakabukas ang ating pinto ng ating cabinet. Upang makat ang pumapasok na current po dito, kailangan po natin isara o i-close ang ating pinto ng cabinet. Halimbawa po, ito na po yung pinto ng cabinet. Yan. Tapos, pag binuksan po natin ulit ang ating cabinet, o-open po siya ulit. Parang katulad lang po siya ng rep. Kada bukas natin ng rep, bumubukas din po ang ilaw sa loob ng ating rep. Okay guys, natapos na natin ang pagwawiring nito. Guys, maraming salamat sa inyong pananood at sa wala niyong sawang pagsuporta sa ating mga inilalabas na mga bagong video upang maibahagi ko po sa inyo ang kaalaman ko po sa electrical. Guys, maraming salamat po ulit sa inyong panonood at kung bago pa lang kayo sa ating channel, welcome po kayo. At huwag nyo sana pong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. At i-ring na rin po nyo ang bell para lagi po kayong updated sa mga ilalabas po natin na mga bagong video. At magkita-kita po tayo sa susunod ko pong video at mag-ingat po kayo.